Bantayan ng mga tinatawag na international agency ang Pilipinas at dahil yan umano sa talamak na child pornography. Natukoy kasi ang ating bansa bilang isa sa mga sentro ng mga aktibidad o mga gawain ng isang sindikato sa cyber pornography. Nakatutok si Mark Zambrano. Ilang bahay sa Cebu City na ginawa umanong pugad ng cyber pornography ang dati ng na-raid. Lumalabas sa Cebu ang sentro umano ng cyber pornography. Kasunod ito ng pagkabuwag sa isang international cybercrime group sa pamamagitan ng Operation Endeavor ng United Kingdom, Australia at Amerika. This is the data. Sa pagmonitor ng PNP Anti-Cybercrime Division, lumalabas sa talamak ang aktibidad ng mga operator ng cyber sex den at child prostitution sa halos bawat sulok ng bansa mula pa noong 2012. Ang mga pin o tuldok sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, lugar kung saan may child pornography activities daw tulad ng live streaming at pagpapadala ng video o litrato papunta sa Amerika o mga bansa sa Europa. Nasa top 10 na daw sa buong mundo ang Pilipinas sa listahan na binabantayan ngayon ng Virtual Global Task Force, Child Exploitation and Online Protection Group at iba pang international agencies. My name is Sweetie. I'm 10 years old. I live in the Philippines. But what they don't know, I'm not real. Isang Dutch NGO nga gumawa ng patibong laban sa mga tumatangkilik sa cyber porn. Ang virtual girl na si Sweetie, na kunwari isang minor de edad na Pinay. With this data alone, siguro the data speak for themselves na we have to act on this. Mga lalaki at babae mula edad 10 hanggang 14 ang karaniwang biktima ng cyber sex crimes. $100 per hour ang karaniwang bayad sa live streaming. 1,000 pesos daw ang bayad kada litrato. May mga kaso po tayo na yung mga magulang mismo ang nagpa-facilitate nitong ng mga bata. Our people in Cebu are very, very, very aggressive in this kind of concerns. Bukod sa Cebu, 5 probinsya pa sa Visayas ang tinutukan ng PNP-ACG, 7 sa Mindanao at 18 sa Luzon, kabilang na ang Pampanga at Metro Manila, kung saan daw pinakamaraming kaso ngayon ng cyber pornography. Umaasa ang PNP na aalisin na ng Korte Suprema ang TRO sa Anti-Cybercrime Law para mapadali ang kanilang operasyon. Under that law, the telco are required to retain their data or log files within a period of 6 months. Since it is naka-TRO, so walang legal na legal basis para mag-comply sila. The government has already committed itself to doing everything that needs to be done. Kasama raw sa proyekto ng pamahalaan para labanan ng cybercrime ang Project AngelNet na naglalayong proteksyonan ang mga bata. Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras.